Hello guys, kumusta? Welcome sa Bonix TV. Ito guys, naistorbo tayo. Nagkakabit ako na yung enclosure sa taas ng bahay. Two-story house ito guys. Kaya lang, pangit ang panahon guys eh. Umuulan. So ngayon guys, kasi nabanggit ko nga, pinaurong tayo kasi dumating bigla yung ano, tawag nito nyo, earth mover. Kasi naghukay sila sa likod ng bahay kasi inaayos o piniprepare nila yung para sa swimming pool ng bahay na to. And then kanina din, naistorbo din tayo, nagkakabit ako ng enclosure ko sa main bathroom. Dumating din yung ano, nagkakabit ng garage door. So dalawang beses na tayo naistorbo, pero ayos lang, isang bahay lang naman yung gagawin natin. And tatlong frameless enclosure nga. Natapos ko na yung master ensuite, mamaya ipapakita ko sa inyo pagkatapos nitong truck na nagre-reverse. At the moment, nasa main ako, tapos na, magsisiliko na lang, tapos final adjustment, tapos kinuha ko na lang yung lunch ko para at least diretso na, para walang storbo kasi nga baka biglang umulan ng malakas. So nasa loob na tayo ng bahay, walang problema at makapag-lunch na nga tayo. So tara, pasok tayo sa bahay. Whew. Yan, nasa bahay na tayo. Grabe yung ulan guys. Oh. Ano ba yan? Ibali. Ito nga, nabanggit ko kanina, may tatlong shower enclosure tayong kakabit. Ito yung pangatlo sa baba. Sa powder room slash guest bathroom. Tapos, nabanggit ko rin kanina, ito nga yung lalaking nag-reverse ng truck niya. Kasi ayun, yung swimming pool sa likod. May tubig na, oh. Pwede na sigurong maliguan yan mamaya. Ayan, hinuhukay niya yung ano, lupa. Tapos, nandun din yun sa garahe yung mga nagkakabit ng garage doors. Busy truck, taas tayo. Ito, nandito na tayo sa master bedroom at saka silipin natin yung master bathroom. Ayan, ito yung nakabit nating L-type shower enclosure na frameless. Sa mga bagong bisita natin, welcome sa Bonix TV. Don't forget ho, paki-like ng video and subscribe. Well guys, ito nga, L-type enclosure. Kung gusto nyong matuto o manood o malaman kung paano ko ikabit ito, paki-bisita lang ho sa video nito. Ayan, thank you po. So ayan guys, pinalignment natin, perfect na perfect. Again, silicone, tapos yung level ng height. Ayos na ayos. Ito guys, bagong-bagong trabaho yun guys. So ngayon lang, di ba? 5th of October 2022. Nilalagyan ko ng note yan guys, do not touch. Kasi nga, warning sa mga susunod na trade na papasok dito o may gagawin dito sa banyo para alam nila na freshly installed itong enclosure natin. And also guys, every time na ginagawa ko itong mga trabaho ko, talagang may sinisave akong picture to cover myself kung sakali nga, for example, darating yung mga plumbers tapos ikakabit yung bathtub, diba? Tapos mababump nila yung panel na to, tapos alam mo yun, maapektuhan yung alignment ng shower enclosure natin. So may ebidensya tayo na hindi ko iniwan na pangit pagka-install yun yung produkto natin, diba? Kasi may nangyayari ng ganun guys eh, may dispute o may alitan na ikaw, ako, sino ang itutulak o sinong nag-mess up sa trabaho niyo. Yan yung toilet guys. So, so at least may ebidensya ako, di ba? So tara, tuloy tayo sa main bathroom. So itong bahay na to guys, may apat na kwarto. Tatlo dito sa likod, master bedroom. Tapos dito, lalagyan ng mga tuwalya siguro to, mga kumot, linen ang tawag. Tapos upstairs living area. Tapos may balkonahe dito guys. Yun, yung van natin, inurong ko dun. Tapos yung garage door yan. Hindi pa masyado tapos yun, no? Waterproofing yan guys para sa balkonahin. So tara nga, dito tayo sa sa main bathroom na kakatapos lang natin. Yan yung tools natin. Yan, secure na yung lunch natin dyan guys. Ayun. Diamond type enclosure ho. Hindi ko pa siya na-silicone kasi nga gagawin ko pa yung mga final adjustment ko. Pero ito yan guys, tapos na yan basically. Ayan. Yung gaps natin. Tapos yung alignment natin. Mga na yan. Tapos yung height din, level na level. Tapos, ngayon guys, mag-lunch muna ako kasi medyo guto na rin. Tapos 11:30 na rin ng tanghali. Saka natin i-silicone to. Tapos diretso tayo sa baba. Tatapusin natin yung trabaho natin. Okay. Yan guys, kain tayo. Ito, baon ko sandwich, chicken breast, tapos may lettuce, and then avocado, tapos mayonnaise, sinanda ni Mrs. Mommy, shout out, Mommy. Love you. Thank you.
Huy! Dandan lang, taka mo pre! Kompleto na rin natin. Sure natin guys. Yan yung silicone, kakatapos lang. Di ba dapat kailangan malinis tsaka pulido. Para maiwasan din yung tulo or leak sa showering closure. Tapos yung height natin, level na level. Tapos yung importante din isa, yun yung alignment natin sa glass. Perfecto. Sa diamond enclosure guys, itong dalawang fixed panel na to, ito, at saka itong hinge panel, naka-miter glass yan guys, naka-miter cut. Yan, yung kita nyo guys, yan. Para nga, yung alignment natin, perfect na perfect ho. Yan. Kasi dati guys, yung may kinuhanan ako ng trabaho na hindi na lang na-miter itong fixed panel na to sa diamond enclosure, pangit tignan guys. Isipin nyo square yan, hindi naka-mitered cut. So, pangit ko yung finish. So, ngayon, lalagyan natin ng tape tulad ng kanina. Ayan, lalagyan natin ng tape. Saka yung note din natin na do not touch. Ayan. So, tara. Diretso tayo sa baba guys para matapos na itong tatlong enclosure natin. Let's go! A few moments later. Guys, natapos din tayo sa araw na to. Sa wakas, naikamit ko na yung enclosure sa powder room. L-type din. Kaya nga lang guys, akala ko kanina, after natin gawin yung trabaho to, itong araw na to, makaka-uwi tayo kagad, makakapagpahinga na. Kaya lang, kanina, while I'm installing the shower, tumawag bigla yung opisina. Ina-advise sa akin na kailangan ko daw magkarga, ipikapin ko yung trabaho ko sa Friday. Kasi sa Friday, yung gagawin natin, medyo malayo po. Halos 3 oras daw yung biyahe sa South Coast. Kasi bukas, day off ako bukas kasi nakaschedule yung van ko ng service. So, natapos yon siguro mga hapon na. So, wala na rin akong time magkarga. So, wala tayong gagawa kaya biyahe ako papunta ng factory ngayon para magkarga na, ipikapin natin yung mga salamin para sa Friday. Ganyan talaga yung buhay guys bilang sa contractor o tradie. So minsan depende sa ibibigay na trabaho, minsan maaga tayo makapagtapos, minsan late din. Buti nga sa araw na to, isang bahay lang, tapos 9 na salamin, 3 enclosure na kinabit natin nga, di ba? Nakita nyo naman. So may mga araw na ganito, maaga kayong matapos, alas 2 pa nga guys eh, so sayang. Kaya lang, sabi ko nga kanina, tinawagan tayo, kailangan ko mag-pick up ng salamin para sa Friday, so ayos lang din. So makaka-uwi pa rin tayo ng maaga-aga, mga 5:30 siguro, nasa bahay na rin tayo kasi pipick upin lang naman yung salamin eh. Well anyway guys, wala tayong choice, kaya hanggang dito na muna yung video natin. Once again, maraming salamat sa panahon na binahagi nyo sa akin. At sa mga bagong subscribers natin, guys, maraming salamat ulit. At sa mga bagong bisita, at sa mga napadpad lang, please subscribe Bonix TV and don't forget to hit like. And sige guys, ingat tayong lahat and kita-kita sa susunod na video. God bless!